Ako po ay bininyagan noong December 18, 1960. Minsan lang po ang binyag sa buong buhay. Kayo, kailan kayo bininyagan? Kailangan niyo hong tandaan yon para makapaningil kayo sa ninong at ninang ninyo. Sinimulan ko yung tanong kung kailan kayo bininyagan at sinimulan ko ang pagninilay sa pamamagitan ng pagsasabi sa inyo kung kailan ako bininyagan, kasi ang araw na ito ay araw ng binyag ng simbahan ng Divine Mercy. Taon-taon po, October 22 ay Memorial of St. John Paul II. Pero taon-taon, simula sa isang taon, hindi na ipagpipiesta si St. John Paul II sa simbahang ito. Taon-taon, ipagpipiesta natin ang consecration ng ating simbahan, sapagkat ang consecration ng simbahan ay kapistahan ni Kristo. Kaya po, ang piyesta ng Mahal na Birhen, ang piyesta ng mga santo, nasa sa isang tabi. Kasi ang piyesta ng consecration ng simbahan ay kapistahang dakila ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po, binyagan ngayon. Binyagan ng ating simbahan. At yung mga tanda ng binyag ay makikita ninyo gagamitin natin sa pagbibinyag ng gusaling ito. Nagsimula tayo sa pamamagitan ng ano? Pagwiwisik ng tubig. Ang totoo, naawa lang ako sa inyo. Kasi dapat buhusan kayo ng tubig. At buhusan ng tubig ang simbahang ito sapagkat yung tubig ay kailangang umagos. Kailangang umagos sa katawang binibinyagan, kailangan ding umagos sa gusaling binibinyagan. Mamaya po, pagkatapos ng ating homilya, ay tatayo kayo at sasabihin natin, we believe in one God. Hindi ko natatanungin, do you believe, do you believe, do you believe? Sasabihin natin sama-sama, we believe in one God. At kailan natin unang sinabing we believe in one God? Noong tayo ay binyagan. Noong tayo ay binyagan, binuhusan tayo ng tubig. Binyagan ng simbahan, binuhusan din ng tubig. Noong tayo ay binyagan, pinanindigan natin ang ating pananampalataya. Ngayong hapon, sasariwain natin ang ating pananampalataya. At pagkatapos noon, makikita ninyo, bubuhusan ko ng langis yung ibabaw ng ating altar. At si Bishop at mga pare ay papahina ng langis yung mga haligi ng ating simbahan. Yung pagpapahid ng langis ay ginagawa rin sa binyag. Pagkatapos buhusan ng tubig, pinapahira ng langis, ibig sabihin, ang bagong Kristiyano ay nakikibahagi sa pagiging pari, sa pagiging propeta at sa pagiging hari lingkod ng ating Panginoon. Bubuhusan natin ang langis, yung langis na ginagamit sa kumpil, yung langis na ginagamit sa ordinasyon ng pare, yung langis na yon ibubuhos sa altar. At kung lapitan ninyo, mabango yung langis na yon, sapagkat ang bango ni Kristo ay dapat na maamoy sa Kristiyano, at ang bango ni Kristo ay dapat na maamoy sa simbahang ito. At pagkatapos noon, ano ang gagawin natin? Tatakban natin ng puting tela ang ating altar. Ano ang sinusuot kapag lalaki yung bininyagan? Puti, hindi blue. Kapag babae yung binibinyagan, anong sinusuot? Pink, hindi dilaw. Pink, hindi dilaw, hindi. Puti din.
babae o lalaki, puti. Hindi sa pink, hindi sa blue, hindi sa anong kulay. Sapagkat ang puti ay sumasagisag sa bagong silang, malinis, kaya puti. Kaya ang takip ng altar ay palaging puti. Kahit green ang suot ni Father, kahit purple ang suot ni Father, kahit red ang suot ni Father, palaging puti ang altar. Sapagkat ang puti ng altar ay sumasagisag sa baptismal dress. Ang puti ng altar ay sumasagisag sa damit pambinyag. At ang damit pambinyag, lalaki o babae, ay palaging puti. At pagkatapos doon, lalagay natin ang kandila. At makikita natin, sisindihan ng kandila ng mga krus sa paligid ng simbahan at bubuksan na rin natin ang mga ilaw bumbilya ng simbahan. Ang ilaw, binibigay din sa bagong binyag. At ang ilaw, ibibigay din dito sa bagong binyag na gusali ng ating parokya. Sapagkat ang ilaw, ang kandila, ay sumasagisag sa ilaw ni Kristo, sapagkat siya rin ang nagsabi na isinusugo tayo upang maging ilaw at maging asin ng ating pamayanan. At simula sa araw na ito, ay banal ang lugar na ito. Hindi na pwedeng magkainan dito. Hindi na pwedeng magsayawan dito. Hindi na pwedeng magkwentuhan dito. Sapagkat ito ay bahay ng Diyos, kung papaanong tayong lahat ay bahay ng Diyos. May tubig sa binyag, may tubig ang pagbabasbas ng gusali. May langis din. May puting damit din. May kandila din. Pero, tandaan natin, ang nagpapaganda sa simbahan ay kayo. Kapag gabi na at wala ng tao sa simbahan, totoo naririto pa rin si Kristo. Pero kung walang sumasamba kay Kristo, di ba, hindi maganda ang pakiramdam natin? God is here. He must be worshipped. He must be adored. He must be proclaimed. He must be followed. At tuwing papasok tayo sa simbahang ito, pwede natin kausapin ang gusaling ito at sabihin natin sa gusaling ito, pareho lang tayo. Ang mga tanda ng binyag na nasa akin ay nasa sa iyo na rin. Pero hanggang dun lang, hindi naman talaga tayo parehong-pareho. Kasi darating at darating ang panahon, guguho ang simbahang ito. Baka sa isang malakas na bagyo, matanggal ang bubong. Baka sa isang malakas na lindol, ay gumuho ang mga poste. Pero kahit mangyari yon, tayo ay hindi guguho. Tayo ay hindi matutunaw. Tayo ay hindi dadalhin ng abo. Hindi magiging abo. Sapagkat kapag tapos na ang ating buhay dito sa mundo, may buhay na walang hanggan. Ang simbahang ito ay alaala ng buhay na walang hanggan. Pero ang simbahang ito, kahit gano'ng katagal, pansamantala lang. Ang nagsisimba sa loob nito, may pangako ng buhay na walang hanggan. At sa huli, di ba sa lahat ng binyag, mayroong ninong at ninang? Kayo lahat, ninong at ninang, ng binyagan ngayong hapon. At kayong lahat, dahil ninong at ninang, magbibigay kayo ng envelope kay Father CJ. Dahil binyagan. Hindi lang envelope, kundi envelope na may kasamang pangako. Pangako ang sabi, kung papaanong maganda ang simbahang ito, pananatilihin kong maganda ang kalooban ko. Kung papaanong tumulong ako upang itayo ang simbahang ito, tutulungan ko ang aking kapwa-tao sapagkat ang aking kapwa at saka ako
ay totoong simbahan ni Kristo. Sa isang taon, sisindihan natin ulit ang kandila sa paligid ng ating simbahan. Ito'y paalaala na naririto ang Diyos. Ito'y paalaala pwedeng hanapin ng tao ang Diyos sa lugar na ito. Ito'y paalaala na kung tayo ay nalilito, kung tayo ay nalulungkot, kung tayo ay nabibigatan, nariritong naghihintay ang Diyos. At kung sakaling makalimutan na ninyo kung nasaan ang simbahang ito, kung sakaling makalimutan ninyo kung kailan talaga binasbasan ang simbahang ito, sana yung alaala lang na may simbahan sa Parayaw. At ang simbahang yon ay alaala na ang Diyos ay kapitbahay ko, hindi malayo ang Diyos. Sana yung lamang alaalang yon ay magbigay sa atin ng lakas ng loob upang alagaan ang simbahan na nasa ating kalooban. Amen.